Welcome back mga kalapatids dito sa Madlalog TV. For today's video, lilipat na natin yung mga bagong kalapati ko dito. Ayan. Tapos mamaya, may mga pagpaparesent tayo ng mga bagong line-up. Tapos ayun, no, may bago nga na naman tayong birdie. Ayan, no. Siya si Idol Madla, nakakahanga. May mga hawak, gandang linyada. Ika'y inspirasyon kung bakit hanggang ngayon ako'y palaging kumakarera. Ayan, no. Abangan nyo sa next video natin yung pag-unbox ko sa dalawang bagong kalapati natin. Pang malakasan niya, mamahaling ibon niya, mga kalapatids. Pero ito, lipat muna natin yung mga warriors natin. So, ito yung mga hiniwalay ko noong nakaraan. Ayan. Ito yung BGQ Johnson. Ayan, nakakross sa Vandenbroek Alphons. Napakagandang ibon. Ayan, no. Laki na ito. Mana-mana to dun sa tatay niya. Laki ng katawan. Ito naman yung isa. Ito, gusto ko dito sa isang kalapati na to. Halos ano siya eh. Perfect grizzle. Ayan, kita niyo isa. Kasi yung lahat ng bagwis niya, itim. Gustong-gusto ko dito sa grizzle na to. Ayan, oh. Lahat ng bagwis niya, itim. Diba? Yung dulo, itim. Walang white flight. Pati sa kabila. Dapat pala ganun. Yung grizzle, sa blue bar mo papares para walang white flight. Ayan, oh. Ganda. Pati yung buntot niya, oh. Walang naligo na ibang kulay. Solid na solid. Ayan. Kakatawan din ng Johnson Goki to. Gandang ibon. So ito, lalagay natin sa likod to kasi speedbird eh. Dahil Johnson. So sa likod natin, tetrain to. Kasama na itong... Ay, sa taas pala to. Kasi naka-BGQ eh. So, susubukan muna natin kung may bilis din o kung pandulo natin sila ilalaban. Kaya sa taas na natin, ilalagay ito sa dream lock. Ito naman yung Johnson Merwe na itim din. Johnson din to. Pasok naman ito yung Vandenbroek natin. So, nakatunong full sieve nila AJ sa kanila Kobe. Kaya sa likod din natin ilalagay ito. Ayan, ganda na ito. Itim na itim. Ito sa tingin ko, hen to. Ayan, kuha-kuha. Yung makapalang balahibo. Tapos, parang malambot ang himas. Speedbird na speedbird. Yung kapatid na ito, ito yun, yung kapatid niya. Ayan. Ito yung possible cock. Ayan, oh, kita niyo yung bagwis. Oh. Ito yung sign ng lahi nila AJ. Yung may kulay-kulay yung gato sa bagwis. Ayan, sa mukha niya. Ito possible na barako. Ito yung isa naman, yung anak ng muleman natin, Cross Vandenbroek Alphons din. Oh, ayan, oh. Hindi pa na perfect. Kung nag-itim sana to, perfect na. Mukhang ito yung tiger grizzle na pinapangarap natin na mabreed. Ayan, na-breed na natin. Kaso, may mga gatong kulay. Eh. So, paparisa natin ng blue bar to para umitim. Ano? Gandang ibon. Tingnan mo yung koko. Puti ba mga koko? Ako, puro puti ang koko. Lalabas pa yung mga puti-puti niyan, mga kalapatid. Pero yung buntot niya, lahat itim. Itim na itim. Ganda, oh. Yung mga anak ni Kalawang yan. Poging-pogi na sila. Quality-quality to. Lagyan na natin sa tuning box. Ito, mapupunta to sa old loop, mga kalapatid. Ha? Yung mga milahi ng matutulin. Para di tayo mahirapan mag-trap. Ito yung kapatid doon. Ito na possible hen. Ayan, itsura pa lang. Dami nagchat-chat. Paano malaman lalaki babae? Ayan, maliit yung leg. Ano, kita nyo yung leg. Oh, manipis yung leg. Lamang nasa babae ito. Ito, ganda rin to. Ayan, oh, ang pogi mga kalapatid. Ang ganda pala. Oh. Mukhang grizzle din. Red tiger grizzle. Ito, hindi siya kulay kalawang eh. Anong kulay niya, boy? Kulay lupa. Ganda, oh. Quality and quality. Sana maglabas pa ulit ng ganyan sa second clutch bago natin awatin yung mga magulang. Lagyan na rin natin ito dito. Ito yung T-box na sinasabi ko sa inyo sa expo. Diba? Ayan o. Mukhang kamukha o. 3K na lang pala ngayon yan. So 200 yung feeder yung nilalagay dito sa gilid. 3K na lang pala. Murang-mura na lang. Ito naman. Off color na naman itong isa mga kalapatid. White Vandenbroek naman o. Ayan o. Ganda mga kalapatid. Puro off color talagang na-breed natin dito. So lahi ito nung Louis Chu na White Vandenbroek na. O, ayan. Ito naman grizzle. Hindi siya grizzle na maitim o. Maputi na siya. White grizzle na to. Pag lumaki ito, puputi pa lalo. So ito, sasama na natin dun sa mga kabila. Ayan, yung apat. Siya yung panlima. Wait, there's more. Ito naman, full sieve ni Boy Paasa, mga kalapatid. So yan, oh. Burong kapatid ni Boy Paasa. Hindi nga lang kakulay niya. Iba itsura eh. Nag-blue check, pero purong kapatid niya to. Binalik natin yung nanay sa katatay niya na pairing para makapaglabas tayo ng mga Boy Paasa na puro. Ayan, ganda niya, no? So, solid ano to. Sure speedbird na rin kagad to dahil nga full sieve ni Boy Paasa. Sa likod din natin, ite-train. Kaso sa tingin ko, babae to. Lalaki sana para mas matulin. So sana yung isa, lalaki. Yun, kumpleto na lineup natin. Kumpleto na yung lineup natin. Ayan, ilalagay natin sa old loop. Old loop lahat to. May nilagay na tayo sa dream loop, yung dalawa. Yung grizzle na una nating bilag. Pero ito, sa ano pupunta yan ito? Sa likod. Dahil kasi kahit maaga umuibo natin, dahil hindi pa tayo i-clock, hindi tayo makapag-clock ng ganong kabilis doon sa taas. So, sa baba muna natin sila ite-train. Konti lang naman to, ilang piraso lang yan. Oh. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. So, dadali na natin sa
likod to. Yeah, transport na natin dun sa old dock. Sa likod muna sila kasi may dalawa pa tayong tinuturuan doon, yung Grisel saka yung kapatid nung boy pa-asset din natin na isa pa. Sana lang huwag silang madadagit kasi dito sa likod mas ano dito eh, mas prone ang dagit dito sa likod dahil nasa ano tayo, baba, hindi katulad sa taas madalang ang nag-overfly. Siyempre bago natin lagay yan, may nakaredy na tubig yan, huli ni Madlato yung isa-isa yung mga ibon tapos sasaw-saw yung ulo dun. Ayan. O, ganyan ang technique para matuto silang uminom dyan. One down dyan ka na, total layas ka, yan yung tumatakas lagi doon sa loob. Kanina tatlo beso na yata dinakumayan sa loob dahil lumalabas na ng cage, naaway nung nanay niya sa kanang tatay, yan yung sa yung color. O, ganun na, pag nabasa na yung bibig, alam na nila na nandun ang tubig. O, itim. Oops, tubo. Yun, o. No? Alright, tatlo. Malabas na ulo ng isa. Ito pa. Ito, paborito ko itong gatong kulay. Ganda na ito. Apat. Ayun, babasahin nyo hanggang sa mabasala yung bibig. Apat. Ayun, yung Tiger Grizzle. Okay, okay, mawawala. Ito pa isa. Ito, naniniwala ako mabilis itong isa na ito. Huwag lang siyang madadagit. Ah, ito talaga, malaki no? Mahaba na malaki. Ano? Sure speed bird dyan. Basta lahi naman talaga nila AJ, mga anak-anak nila, apo, kapatid. Sure speed bird yun. Basta sinali natin sa pooling, kinanalo. Ayun, pearl eye. Basta pearl eye, lalo pearl eye, ang lumabas sa kulay. Ayan ang bago niyong kulungan. Huwag lang kayong masasawa. Yun lang ang ano natin dito eh. Kalaban natin, sawa. Kaso dahil summer naman, wala masyado. Saka konti ang tubig ngayon, mababaw ang tubig oh. O walang maliligaw siguro sa sawa ngayon dyan. Tapos may kukunin pang isang ibon sa taas na ibababa si Madlato mamaya. So yung tinetrain natin dito, yung Grisel saka yung checkered. Ito, lalagay natin yung dalawa dito sa taas. Ano to eh, pang kontra dagit. Lalagay natin dito sa taas. Ayan, kata nyo, may cage dyan. Yan natin lalagay. Lalagay na natin dito yung pinakamakalawang na cage para kahit maulanan. Okay na okay. Boy, isa. Isa. Palugon na to ah. Okay, dalawa na kayo dyan ha. Okay, tatakas ha. Hindi naman makakawala yan eh. So dyan na sila maghapon. Mukhang bara ako yung Grisel ah. Sabi-sabihin, yung napuntahan ng kapatid niyan, nakakuha sa kapatid niyan, lalaki. Ay, babae, yung nakuha niya. So yung isa, sana lalaki din to. Tatanggalin na natin yung mga tanda niya si Sing Sing para sila madagit. Para if ever madagit man, hindi malalaman ng mga kadagit kung ano yung line. Hindi na natin lalagay ng pangalan kasi yung mga nawala ako na dati na naka-clip ring, may pangalan natin. Wala, di naman nababalik. Malas tayo sa ganun. So mamaya, kukunin din namin yung isang ibon sa taas. Ito, i-unbox na rin natin itong isa. Abangan nyo to sa next video, mga kalapatid. Yung i-unbox natin mga ibon, ha. Yan, itong dalawa na mamahalin. May with pets yan, syempre. Yung pets niya nasa kabila, yan, o. O, papia, o. Inyong kulay, o. Mga ano yan. Mga big time na ibon, mga kalapatid. PHA bird yan, yung dalawa na yan. Legit. Kaya abangan nyo. Tapos, ito, ililipat na natin din yung dalawang young bird. Di ba may dalawa silang anak? Yung dalawang anak nila na yan, kukunin ko na yan. Lalagyan natin dito sa kabila para di na sila sinusubuan. Ayan. Papalitan na lang natin tong inuminan. Siyempre, lilinisin natin yung painuminan. Papalitan natin ng bago. Kailangan laging bago, laging malinis para di sila magkasakit. Siya ay kalapatistang napakadaling na kinakilala.